Yes sir, welcome po sa ating The Rare One Channel. Ang YouTube channel po na to ay ginawa po namin para makatulong po sa mga co-keepers natin dyan at mga baguhan pa lang na mag-aalaga ng tarantula para po may guide kayo ng mas maayos na keeping. And then dahil first video po natin to, mas maganda start din po muna tayo sa basics. So nakalatag po sa table natin ngayon yung mga basic tools ko na madalas kong ginagamit sa aking mga alaga. So introduce ko sa inyo to isa-isa kung saan ko po sila ginagamit. And then bago yan, gusto ko rin po munang pasalamatan yung mga kaibigan natin dyan na naging inspired po sa akin para gawin po yung mga video na to. So unang-una kina Gorb Exotics ng Manila Arachnid, Keepers of the South, kay Cap Mike, putol ng si Jolo ng Southside Exotics, and then si Papa Kiso Pelma, si Ayan Bakod ng Teraposa de Pilipinas, and then yung tropa nating malupit dyan, si Mac Paner, siya po tumutulong sa akin sa pag-ayos po ng mga videos. And then yung mga kaibigan natin dyan sa Laguna, shoutout sa Laguna Tarantula Keepers, Laguna Exotic Keepers. Kita-kits tayo minsan dyan, tambay tayo sa Halang, sa Arsenio's Cafe. And then, invite din natin minsan yung mga taga Calabarzon, Exotic Keepers. Tapos, shoutout ko din yung mga kaibigan natin sa Iloilo, sa ITK, Iloilo Tarantula Keepers, kina Brother James, saka Stephen. And then, yung mga tropa natin dyan sa Rizal, T-Rex, sila Saldi, sila Monsky, shoutout sa inyo, yung anak-anak ko dyan, bantayan nyo, si Andre. And then syempre sa PTK, Philippine Tarantula Keepers, yung mga members natin dyan sa Tropang Pokis, saka Solid Bakla. So shoutout po sa inyo lahat. And then yung mga kaibigan din natin, batiin natin na rin yung kaibigan natin Check na may-ari ng Automaster, sa yung kaibigan natin Payat na may-ari ng AOK9, shoutout sa inyo. So balik tayo dito sa ating topic. Sisayin ko sa inyo itong mga gamit ko rito na madalas na makikita ang ginagamit ko. Una, ito sa needle. Usually, ginagamit ko lang siya pang butas ng mga deli cups na lalagyan ko ng mga slings. Kasi, kita niyo yung handle niya. Mas madali siya pang butas ko, medyo matigas na deli cups. Kita niyo. Para sa lalagyan natin ng mga slings, pang lagay natin ng bent holes. And then meron din tayo ditong mga forceps, iba-ibang size sila. Itong dalawa maliit, isang 4 inches saka isang sa tingin ko mga 6 inches to. Actually gamit ko to sa mga slings pag feeding, pang linis ng lalagyan nila ng enclosure. And then minsan gamit din natin to sa pagbukas ng egg sac. Tapos itong ating dalawang forceps na malaki, meron tayong stainless saka wooden forceps. Mas mahaba, mas maganda para mas safety tayo, kasi safety first nga. Kasi yung mga alaga natin tarantula, lahat naman niya may mga venom. So although wala naman report na may fatal sa tao na venom ng tarantula, iba pa rin yung ingat tayo. Kasi kahit yung kagat pa lang, yung pangs nila, kita nyo, lalaki, masakit yan. So safety first, kaya mas mahaba, mas maganda, mas lahat sa mga aggressive, mga defensive na species. Itong wooden forceps, mas advisable ko rin to para pagka ginalaw natin sila, kung minsan masyado silang defensive, kagatin nila yung forceps, medyo mas malambot to, hindi basta ma-damage yung fangs ng alaga natin compared din sa metal forceps. Pero dito naman, mas okay sa akin to sa pag-grab naman ng mga feeders. Mas makapit siya eh, kuha na yung mga grids niya sa dulo compared dun sa wooden. Tapos meron din tayo ditong brush, mas mahaba, mas okay din para kung gagalawin natin yung ating mga alaga, gusto nating palakarin or ipo-pull out natin or re-rehouse natin, safety pa rin. Tapos meron din tayo ditong mas maliit na brush, para saan ba to? Sa makeup yata to.
De, joke lang, di bali. Actually, sa makeup galing to. Pero, nagagawa siya sa mga slings. Para mas madali. Pati malambot siya. Hindi basta ma-injure yung ating mga slings. Medyo fragile pa kasi yung katawan nila eh. And then, meron din tayo ditong glue gun. Para pang-stick ng mga drip hoods o pang-design natin sa ating mga enclosure. Yan, para may steady na sila, may fix sila ng pwesto. Tapos yung ating soldering iron, pambutas ng ating mga bins, microwavable container para sa bentos ng ating mga alaga. Tapos meron din tayo ditong pang-mist natin. Ito, panglalagyan ng sauce ito eh. Pero kumbaga, pang-mist natin, panglagyan natin ng tubig sa mga water dish. Tapos meron din tayo ditong malaking pang-spray. Pang-lagyan din natin sa mga water dish o pang-mist sa mga enclosure, sa mga malalaking enclosure, saka water dish, para hindi tayo nabibitin pag medyo marami yung paglalagyan natin. Tapos itong ating catch cup, para kung sakali magre-rehouse tayo or meron tayong nakalabas na tarantula, mas maganda para mas safety, catch cup muna sila pumasok, and then saka natin transfer kung saan natin sila ilalagay or sa enclosure niya. Usually sa mga ano to, kinat ko lang to na water bottle, mas okay tong ganito kasi ito nga, nabubuksan yung kanyang takip para kung pumasok man sa dulo yung ating tarantula, pwede natin dito siya sundutin ng brush para lumabas kung medyo nahirapan tayo. Tapos meron tayo ditong hydro balls saka vermiculite. Kung saan natin sila ginagamit, turo ko niya sa yung mga videos. Ito usually sa mga medyo maisela niya para pang mixture or sa mga substrate nila. Ang control din ng mga na humidity yan eh. Tapos itong normal na gamit natin, coco peat saka moss. Itong moss na gamit ko rito, sphagnum moss to. Mas okay to pang pang control, pang hold ng humid ng enclosure natin eh. Tapos meron din tayo ditong marker para sa mga deli cups o microwave. Kung mga container natin, lagyan din natin sila ng label, mas maganda para tanda natin kung anong SP yung nilagyan natin. Mas dahil sa mga sling, mas madalas sa mga sling merong mga magkakamukha dyan eh, para hindi tayo malito saka hindi tayo ma-mislabel. Tapos meron din tayo ditong notebook saka ballpen para take note naman natin yung mga importante kailangan natin gawin, saka yung mga nangyari sa tarantula natin or ginawa natin, katulad minsan ng mating. Take note natin yan para di natin makalimutan. Tapos yung lalo na kung nag-drop na yung ating tarantula, take note din natin. Tapos yung ibang important na kailangan natin lista, lalo na kung pautang, eh joke lang. Tapos yan, makikita nyo sa table ko. O ito, meron tayo ditong ashtray, lalagyan ko ng mga bolus. Bali to, PDK ashtray, galing to kay Rogel Sen del Rosario, kaibigan natin dyan sa Rizal. Kamusta ka bro? Buhay po. So sa ngayon yun pa lang, abang tayo sa mga susunod pong video. Pa-like and share na lang po ng ating YouTube channel and subscribe po para updated kayo sa mga susunod natin video. Sulit-sulit na po yan. Abangan natin. So, kita-kits tayo guys. Salamat!